samahan po ninyo ako para sa pagsisindi ng kandila para sa unang linggo ng Adbyento at ang panalangin ng pag-asa. O Yahweh, inaabangan namin ang usbong na lumabas mula sa tuod ni Jesse at sumibol nga ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Humahanga kami sa inyong espiritu na sumasa kaniya. Ang diwa ng karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa inyo, at ang kanyang kaluguran ng pagkatakot sa inyo, lahat nito ay sumasa amin dinawa. Sa inyong salita ay natunghayan namin na sa kanyang unang pagparito ay hindi siya humatol ng ayon sa nakita ng kanyang mga mata, ni nagpa siya ng ayon sa narinig ng kanyang mga tainga, kundi sa katuwiran ay hinatulan niya ang dukha at nagpasya na may karampatan para sa maaamo sa lupa. Bago siya bumalik sa inyo ay nasaktan na niya ang lupa ng pamalo ng kaniyang bibig. At ang kaniyang bibig sa pagbabalik niya ay babawi sa hininga ng lahat ng kasamaang dapat ng mamatay. Mabibighani kami sa katuwiran at katapatang pamigkis ng kaniyang baywang. At sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisag ng mga bayang makadiyos. Hahanapin din siya ng mga bansang hindi makadiyos. At ang kaniyang tirahan, kung saan kami manunuluyan magpakailanman, ay magiging maluwalhati. Itong pag-asa ay aming isinasalalay sa pangalan ni Jesus. Amen. Emmanuel.
Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami nagpupurit, nagkapasalamat sa inyo sa kagandahan ng umaga nito. Minsan pa, Panginoon, nais namin magpuri at dakilain ka, Panginoon, sa araw nito. Na ngayon, Panginoon, ay nasa panahon kami ng pananambahan. Naway samahan mo kami, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Kasama rin, Panginoon, ang mga ginagamit namin dito pang instrumento. Naway ikaw patuloy ang mag-bless, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang iyong anak na ititindig sa iyong harapan. Naway pukawin mo siya, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay at ang Santong Espiritu. Hayaan mo sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw ang aming makasama. Ikaw ang aming makapiling, Panginoon, bilang aming Ama, bilang aming Diyos na tagapagligtas. Patuloy, Panginoon, na lumalapit kami sa umagang ito, Panginoon, sa gan ng aming pamahalaan, Panginoon. Patuloy namin nilalapit sa inyo ang aming bayan, ang aming bansa. Mula, Panginoon, sa aming kaunlaran, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-guide sa kanila, Panginoon, sa aming Pangulo, sa kanilang mga gabinete. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng iisang magkakabuklod-buklod na puso upang sa ikaayos at sa ikaunlad ng aming bansa. Ngayon, Panginoon, ay tumataha kami sa krisis o pandemya. Marami na, Panginoon, ang ilan sa aming mahal sa buhay ang nawala. Pero sa kabila ng lahat, Panginoon, nariyan pa rin ang aming pag-ibig. Nariyan pa rin ang aming pagmamahal sa iyo. Na hindi mo kami iniwan, may pinabayaan ng Panginoon. Nariyan ka nga, O Diyos, na laging gumagabay sa amin, na laging pumapatnubay sa amin, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang kasama namin sa bawat laban ng aming buhay, sa bawat hakbang na aming tinatahak, Panginoon. Gayun din adalangin sa amin sa iyo, Panginoon, ang mga frontliner mula sa mga doktor o mga nurse. Bigyan mo sila kalakasan, Panginoon, na magagamit nila, Panginoon, upang gamutin at arugain ang mga may karamdaman. Hayaan mo sa kanilang buhay, Panginoon, ay bigyan mo sila ng kalakasan at patuloy na pag-iingat. Sila na tinawag ng kanilang profesyon. Nawa sa kanilang buhay, Panginoon, ay patuloy na pag-iingat mo, Panginoon. Dinadalain ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming iglesia mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamatanda. Gayun din ang mga bata, Panginoon, na sa ngayon ay nalalapit na naman ang kanilang pag-aaral o face-to-face, Panginoon. Nawa, Panginoon, nagkaroon man ng kaluwagan, Panginoon, ikaw pa rin ang mag-ingat, Panginoon. Ikaw pa rin ang gumabay sa kanila, Panginoon. Hayaan mo sa kanilang buhay, Panginoon, ay ang dobling pagkapala at pag-iingat na ipadaranas at ipadaraman mo sa kanila, Panginoon. Kasama ng kanilang mga magulang, kasama ng kanilang mga guru, Panginoon. Panginoon, marami rin po sa mga kapatiran namin ang nawala ng hatnot buhay, Panginoon. Nawa sa kanilang buhay ay ikaw ang patuloy na sumama at gumabay sa kanila, Panginoon. Marami na rin mga opisina ang nagsarado, Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, Panginoon, alam namin na iyan ay isang pagsubok lamang. Pagsubok na hindi namin makakaya kung hindi ka namin kapiling at kasama ka namin, Panginoon. Dalangin na namin sa iyo, Panginoon, ang aming manggagawa. Kasampu ng kanyang sambayan, Panginoon. Kasama ng mga kapastoran, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang mga manggagawang babae na patuloy na ingatan mo sila at gabayan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan upang magamit nila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kasama rin, Panginoon, ang aming bishop o ang aming diyes. Naway, gabayan mo sila, Panginoon, upang pamunuan, Panginoon, ang aming ginagalawang iglesia. Dalangin namin hindi ang iglesyang ito, Panginoon, na hindi ang bawat denominasyon, Panginoon. Nawa, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kanilang masumpungan at ikaw, Panginoon, ang patuloy nilang pag-alaya ng pagmamahal, pag-ibig at pananampalatayang nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat oras ng aming buhay na hinding-hindi mo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito at patuloy na dinadakila ka namin at sinasamba, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Ang gospel reading po natin para sa first Sunday of Advent ay matatagpuan po sa Lucas kabanatang 21 mula sa talatang 25 hanggang sa 36. Ganito po ang sinasabi. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanglibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tignan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman.
Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng ating Panginoon para sa linggong ito. Sa atin pong liturgical season and colors ay may kalendaryo na nahahati sa mga takdang panahon upang mas lalo nating maunawaan ang ministeryo ng buhay ni Jesucristo. Ang liturgical na taon ay nagsisimula sa unang linggo ng Adviento at nagtatapos sa Sabado matapos ang linggo ng Pasasalamat at Christ the King Sunday. Sa pamamagitan ng takdang panahon na dinadaanan natin, itinuturo sa atin ng simbahan ang mga ministeryo ng pananampalataya o ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Kristo. Sa kulay na gamit, mapapansin natin, ipinapaalala sa atin ang takdang panahon o emosyon o aral na dapat pagnilayan ng bawat mananampalataya. Ngayon ay unang linggo ng Adviento. Yung salita pong Advent ay mula sa salitang Latin na Adventus, na ang kahulugan ay coming. Ito ay isang paghahanda sa alaala ng pagdatal o pagsilang ni Jesus noong siya ay nagkatawang tao. At ito rin ay paghahanda rin o paghahanda natin sa kaniyang muling pagdating sa katapusan ng mundo. Gumagamit po tayo ng kulay ube, violet, purple bilang simbolo ng pagsisisi. Maliban sa pangatlong linggo na kulay rosas, pink, na nangangahulugang masayang paghihintay. Meron din tayong visuals of the season kasama ang Advent wreath na may apat na kandila at puting-puting kandila para sa bawat linggong pagdiriwang. Sa iba, naglalagay ng chrismon tree, Jesse tree, a tree with signs of the ancestors of Christ. Idagdag pa natin ang trumpets for Isaiah, messianic rose, star of Jacob, and fleur de lis, isang klase ng bulaklak. Alam po ninyo mga kapatid, sapat na po ang mga simbolong ito upang maipakita sa atin ang kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoon. At ito'y makakatulong sa atin upang bigyang halaga ito at ang lahat ng mga okasyong ito. Ang Ebanghelyo sa leksyonaryo sa unang linggo ng Advento ay mula sa aklat ni Lucas at akin na po ito kaninang binasa. Alam po ninyo, ako ay lumaking Metodista. Mula sa aking pagkabata na imulat na sa akin ng aking mga magulang, ang mahalagang okasyon ng pagdiriwang o mahalagang okasyon at pagdiriwang o ipinagdiriwang ng ating simbahan. At isa nga sa aking paboritong okasyon ay ang Advent season. Hinihintay ko ito, inaabangan at inaasahan dahil alam ko na malapit na ang Pasko. Ang una naming simbahang dinadaluhan ay maliit lamang at kakaunti ang miyembro kung kaya't bawat taon kapag sumasapit na ang takdang panahong ito, isa ang aming pamilya sa naa-assign na magsindi ng isa sa apat na kandila ng Adviento. Excited, kinakabahan dahil magbabasa ng litanya at magsisindi ng kandila ng Adviento. Kung hahanapin ko ang ganong larawan sa ngayon, ay parang malayo na at tila naglaho na. Hindi na kasing sigla at galak ng paghihintay at pag-aabang.
hindi na kasing excited ang gumawa at maglagay ng mga simbolo. Para na lamang siyang isang ordinaryong panahon, lalo na sa dinaranas o sa dinanas nating matinding pandemya. Subalit, dahilan na nga ba ito upang maging isang pangkaraniwang okasyon na lamang ito? Nakakalungkot sapagkat sa ibang kultura ang Adbyento ay hindi na ipinagdiriwang. Tuluyan nang nawala at naglaho. Ang apat na linggong ito bago ang Pasko ay pag-alaala sa paghihintay at paghahanda ni Jose at Maria sa kalooban ng Diyos. Pag-alaala sa matiyagang paghahanap at paglalakbay ng mga pantas. Pag-alaala sa pagpupuyat at pagbabantay ng mga pastol sa parang. Ito ang madalas nating marinig at mapapansin sa tema ng Adbyento. Subalit, huwag nating kaligtaan, ito rin ay napakahalagang paalala sa atin upang maghanda sa muling pagbabalik ni Kristo. The coming will take place on the last day when He will come in glory to judge the living and the dead. Paano nga ba tayo maghahanda sa muli niyang pagbabalik? Ang isang driver sa isang bagong lugar at hindi tiyak kung ano ang nasa harapan na kanyang babaybayin, mahalaga ang mga tinatawag na early warning signs. Mga tanda upang ikaw ay makapaghanda sa iyong daang tatahakin. Kung iyo itong susundin ng tama, ito ang titiyak at sisigurado sa iyong kaligtasan at katiwasayan sa paglalakbay. Buti na lamang po ngayon sa ating modernong panahon o digital world ay nandyan ang Waze, Google Map at iba pa. Nakikita na natin ang isang lugar bago pa man tayo pumunta. Gaano man ito kalayo, ipinapakita rin dito kung ilang oras natin ito maaabot o mararating at ipinapakita rin dito ang road conditions. Matrapik ba, may baha ba, maraming lubak, at kung ano-ano pang bagay na dapat mong malaman upang tiyak mong marating ito at ito ay parte ng paghahanda. Katulad ng nabanggit ko, ang mga road signs ay mga tanda upang makapaghanda. Ang aking binasa kanina o ang gospel reading ay patungkol sa mga tanda ng muling pagbabalik ni Kristo. Sa English, ang simula ay there will be signs. Hindi po madaling isipin at alamin kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Meron po bang nakakaalam sa inyo kung ano ho ang mangyayari bukas at sa susunod na mga araw? Wala hong nakakaalam. Hindi tiyak. Kailan nga ba babalik si Kristo? Subalit, meron pong isang bagay na tiyak. Ang mga palatandaan na nabanggit ay mahalagang parte ng paghahanda dahil tiyak ang muling pagbabalik ni Kristo. Ang mga naunang talata sa Kabanatang 21 ay nagpapahayag ng reality of life and this world. At ito po yung katotohanan. At ang panahon, kung nasaan ka at nasaan ako ngayon, ay laganap na ang mga signs na ito. Maaaring ang iba dito ay naganap na matagal ng panahon at maaari rin ang iba ay magaganap pa lamang at posibleng mangyari. Huwag tayo pong padala sa epekto nang dinanas natin na pandemyang COVID-19. Manapay isipin natin, maaari na ito ay isa sa mga tanda, there will be signs. At ipinakita lamang o ipinapakita lamang ng sitwasyong ito na wala tayong magagawa malibang ang Diyos ang gumawa. Hindi ang pamahalaan o batas. Hindi ang katanyagan o kayamanan. Hindi ang puwersa o lakas, hindi ang katalinuhan at kakayahan, kundi ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan.
who is still in control, the God Almighty. Para sa marami, ang science na ito ay nakakakilabot at nakakatakot. Sa iba naman, ito ay natural lamang na nangyayari o mangyayari na walang kinalaman ng pagbabalik ni Kristo dahil hindi nila ito pinaniniwalaan. Para sa akin, imbis na katakutan ang mga tandang ito, bakit hindi natin gawing kalakasan? Imbis na pangambahan, bakit hindi natin pagkuhanan ng pag-asa at kapayapaan? Imbis na magsapantaha ay manalig at manampalataya tayo kay Kristo. Magiging kagalakan natin ito sapagkat hindi hamak na mas malapit na sa atin kaysa sa mga nauna ang muling pagbabalik ni Kristo. At ang panahong ito ng kanyang pagbabalik ay magiging kalagayan natin na ating inaasahan upang sa ganon siya ay ating makapiling para sa kawalang hanggan. Mga kapatid sa Panginoon, ating nasaksihan sa pandemyang ito na ang buhay at kamatayan ay isang hawa lang ang pagitan lalo't higit sa nakalipas na taon. Mayaman man o mahirap, kilala man o ordinaryo, maingat man o burara, sa bundok man o kapatagan, lahat ay naapektuhan, lahat ay nahirapan. Sa ating kalagayang ganito, may mainam o mas mainam lamang na tignan natin sa ibang pananaw ang sitwasyong ito. There will be signs. Yan ang mabuting balita. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay kay Kristo, subalit ang paghahanda ay sa atin. Ang signs ay kapangyarihan upang tayo ay bigyang babala at bigyan ng pagkakataon at panahon na makapaghanda. Nais kitang tanungin, kapatid. Handa ka na ba sa muli niyang pagbabalik? Maliwanag ba sa iyo ang iyong relasyon at ugnayan kay Kristo? Gumagawa ka ba ng mabuti at hindi gumagawa ng masama sa kapwa? Nananatili ka bang may pag-ibig kay Kristo? Ikaw na nakikinig ngayon at nanonood, maaring hindi kita kakilala, pero tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung hindi pa, samahan mo ako sa isang maikling panalangin at ituring mo na ito'y iyong panalangin. Lord Jesus, I have sinned against you. Please forgive me. Thank you for dying on the cross for my sins. I need you. Please come into my life. I receive you as my Lord and Savior. From this day on, I choose to follow you. Amen. Magandang araw po, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, bukal ng pagpapala, pinagmulan ng buhay, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na muli mo kaming pinaalalahanan na ang pagdiriwang ng Advento ay hindi lamang pagdiriwang ng pag-alaala ng iyong pagdatal maraming taon na ang nakalipas. Kundi ang panahong ito ay panahon din ng paghahanda para sa muli mong pagbabalik. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo po na ang panahong ito ay amin pong pagnilayan at bigyan mo kami ng isang maliwanag na daan kung saan kami tatahak patungo, Panginoon, sa katotohanan. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na hindi lamang
isang dekorasyon ang mga makikita namin sa panahong ito ng Advento. Hindi lamang ang magagandang mga kulay, hindi lamang ang Advento ay pagtingin sa Kapaskuhan, kundi ang panahon ng Advento ay panahon upang ang aming mga sarili ay lubos na magpakumbaba, lubos na makita na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Ang Advento ay panahon upang mas lalo namin, Panginoong, pagkatiwalaan ang iyong kapangyarihan na siyang kikilos sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo po ang kahulugan ng mga kulay, ng mga simbolo, ng Advento ay magpakita sa amin ng maliwanag na katotohanan para po sa ikaliliwanag at ikalalago ng amin pong pananampalataya. Panginoon, itinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyo at lubos kaming nagtitiwala at umaasa, Panginoon, na sa amin pong paghahanda, ikaw ang aming kasama, ikaw ay suma sa amin, ikaw ang kumikilos, ikaw ang gumagawa, at ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Kaya, Panginoon, maraming salamat po at ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Makipagpalitan po tayo ng pakikipagpayapa sa isa't isa. Sabihin po ninyo, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo. At ngayon, tanggapin ninyo ang masaganang biyaya ng Diyos Amang sumasalangit, ang pag-ibig, ang pagliligtas ni Jesucristong ating Panginoon, ang tanglaw, ang kaaliwan ng banal na Espiritu ang siya nawang sumainyong lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.